May dalawang klase ng pulis sa departamento. Pulis na lumalaban para sa ikabubuti ng marami. At pulis na ipinaglalaban lamang para sa sarili nilang kinabukasan. Hindi ko inaasahan na aantong sa ganito ang buhay ko. Gabi-gabi ako hindi pinapatulog ng konsensya ko. Siguro, dahil marami na rin ako naitumba. Hindi naman yun yung trabaho ng pulis ah. Pumatay ng pumatay. Wala naman ako magagawa eh. Sumusunod lang ako sa nakatataas. Tama nga sila. Hindi ko makakain ng prinsipyo at dignidad at karangalan ko. Hindi ko alam kung bakit ito ang pinili kong profesyon. Maliit ang kinikita, pero buhay ang nakataya. Araw-gabi, ang mga paa ko'y nasa hukay. Minsan, hindi ko na alam kung makakauwi pa ako sa pamilya ko ng buhay. Natuto akong mangurakot, magnakaw at pumatay ng taong walang kalaban-laban. Nawala yung respeto ko sa sarili ko. Hintayin ko na lang siguro ang tamang taong kakalabit ng gatilyo para sa akin. Sa uli, isip ko, bakit pa nga ba ako nagpulis? Kung magpapasilaw lang rin ako sa pera. Kilala ang bansa natin na isa sa may pinakamaraming kaso ng droga. Madalas pa nga ay ang mga nakaupo at nakapwesto. Pagka mahirap, tatagpuan na lang ang bangkay na may karatulang wag tularan. Pero pag mayayaman, parang nakasandal sa pader na kahit kailan hindi matitibag. Para saan pa ang batas? Para lang sa mga taong kilala at may pangalan? Dahil sa kahirapan ng buhay, madalas gamitin ng mga sindikato ang mga gipit at kapit-pataling para magtulak at magpaikot ng droga dito sa syudad. Ano yung mga efektos? Ano yung destination niya na? Napasukin tayo ng parak dito. Balik tayo dahil kiyente. Ganito ang naging kalakaran sa Pilipinas. Kahit ako mismo ang pulis, pumoprotekta at bumibili na yung panagbabawal na droga. Pero para sa mga ginagawa naming krimen, naging talamak na ang droga sa Pilipinas. Ultimo mga kabataan, gumagamit at nagtutulak. May mga lugar sa Maynila na kinukuhaanan ko ng mga hindi lisensyadong baril. Dito nang gagaling ang mga iba't ibang klase ng kalibre tulad ng 22, 38 at 45 na ginagamit namin pantanim sa mga binibiktima namin. Dito rin ang gagaling ang mga ginagamit ng iba't ibang klaseng kriminal tulad ng riding in tandem, hold upper at mga pumapatay ng mga may patong sa ulo. Parang nabung isang pantalong kong crooks and chasses. Bumababa ng show, the light and the lodge. Habang nakasakay sa bagong sa naman doon yung servisyo, Tiniente. Simula na nagbago yung namuno sa amin, nagbago rin yung kalakaran. So anong sadya mo ngayon dito? Dating gawi, ganun pa rin. Maiksibe ano maaba? Big time na to eh. Maikli lang. Sakto, meron akong bagong linis dito. Check mo. Pulidong-pulido. Tulog pa rin. Kunin ko na to. Pero presyong kaibigan pa rin ha. Nakakausap ko ng maayos yung mga dapat na inaaresto ko.
Hello. Positive ba? Pag-aralan nyo maigi bawat sulok ng bahay niya na. Tayo nyo. Punta na ako dyan. Sa trabaho namin, meron kami sinasagawang sariling operasyon tuwing off-duty sa trabaho. Hindi kami nagsasayang ng oras. Pag may tinibre sa akin yung asset ko, agad-agad naming inaksyonan at pinapamanmanan ko kaagad yung tatargetin namin sa mga kasamaan kong pulis. Si PO Tripail at si SPO Tumainay ang makakatiwala ko sa ilegal na aktibidad kong gawain. Trespass to dwelling, malicious mischief, at warrantless arrest. Umpisa pa lang, alam ko na magiging kaso namin. Pero ginagamit ko ang utak ko. Hindi naman kami titira ng taong may alam sa batas eh. Kailangan, marunong ka rin makipaglaro sa buhay. Mahirap na. Baka maunahan pa. Bawat tusok ng karayog sa balat ko'y pupupuni. Istorya ng kahapon sa katawan ko'y hihiluhi. Nakausok ang puso hanggang kaluluwa. Magkaroon ng mga sugat na hindi na pupura. Sir, kito kamay! Dalo ng lansangan. Sir, baka pwede rin pag-usapan ito, sir. Mga kapatid na katitig sa isinitang lahat. Simula nung pumutok sa media ang huling dap, nag-isip ako ng panibagong gagawin. Uumpisahan namin sa pusher at saka alamin namin kung sino ang supplier. Sir, ako ba tinipo sa inyo, sir? Basta't walang makakalam na ito kahit sino sa departamento natin. Ah. Para sa atin na epektos, sa atin pa yung pera. Kapag na lang ba kayong ganyan na lang palaging kinikita natin bilang pulis? Aba sir, hindi po pwede sa amin yan, sir. Tumatanda na tayo. Bilangan na natin magpayaman. Sir, mukhang kinukutuban ako kay Major. Ah. Mukhang alam itong mga ginagawa natin. Ang bahala kay Major, hindi niya malalaman yon. Ikaw, Pernan, alam mo na yung gagawin mo, dating gawin. Ayusin mo yung acting mo para mapaamin natin to. At kapag ka napaamin natin to, sisiguraduhin ko lahat tayo magkakaroon. Tamang-tama, sir. Bibili ko na ng lupa at bahay ang pamilya ko. Sir, sakto sir. Mahabili na rin sa sariling sasakyan, sir. Nagsasawa na ako rito, sir. Gusto ko naman magbakasyon at magpakalayo-layo dito, sir. Kopel, gagawin mo sa magiging parte mo. Wala, sir. Kaya lang naman ako sumama sa inyo. Dahil gusto kong pagamot ng nanay ko at pag-aralin mga kapatid ko. Si Paella may pinakamalalang sitwasyon sa amin. Kaya siya napasama. Lahat naman tayo may mga kanya-kanyang estado sa buhay. Nang dahil sa kahirapan, mapipilitan tayong kumapit sa patalim para buhayin ang pamilya natin at mga mahal sa buhay. Katulad ko, nagawa ko lang naman to para buhayin ang pamilya ko. Sarili kong estilo ang ginagamit namin para magpaamin ng kriminal lang hindi sinasaktan. Tila naman ang inilim namin sa iyo. Sabihin mo lang sa amin kung sino supplier mo! Pagsasabihin mo sa amin ang totoo kung sino supplier mo, makakalaya ka na. Kami ang paalas sa pamilya mo at ang buhay na tahimik. Sintado pa pamilya mo. Sir, di ka talaga alam, sir. Simple lang naman ang hindi. Malaya ka nga. Di talaga alam. Malaya na ako. Isang matigas ang ulo nito, sir. Kung sino ang pinuno nyo. Sir, hindi ko talaga alam, sir. Pinabagsak lang sa bahay namin, sir. Magkang matigas talaga to, sir. Pinaglolo ko tayo nito. Ayaw mo sabihin? Bakit ito? Sabihin mo sa'yo!
nag-alam, sir. Walaan nyo na ako, sir. Sabihin mo na sa akin. Hindi ko tayo. Yan, si Boy Galon. Mamuli ko. Kala mo na po, sas. Boy Galon ka pala. Patayin ko na to, sir. Eh. Alam. Masyado mainit. Palamigin mo sa loob yan. Kaya dito, pinahirapan mo ako. Sumayok ka. Pasok. Sir, anong gagawin niyo sa kanya, sir? Ang palamigin lang namin. Nakita mo yun? Nakita mo? Ikaw susunod namin! Tama lang, sir. Tama lang po. Sinasabi sa kayo ako, sir. Di na ba uli, sir? Pamili mo na! Tama lang po, sir. Tama lang po. Hindi ko na po kayo. Pag hindi mo inaamin sa amin, alam mo na mangyari sa'yo. Sir, iwan mo, sir. Nakita mo? Marami na ako, sir. Aamin ka naman pala, eh. Pinapahirapan mo pa kami, eh. Sir, aamin ako, sir. Sir, nasa iba yung contact niya, sir. Patayin, sir, please. Ito. Kontakin mo kung sino nagsosupply sa'yo. Kasabihin mo makikipagkita ka. Sa kayo nagtatagpo, ibigay mo sa amin lahat ng impormasyon. Huwaga mo na. Ayusin mo, ha. Sasampalin kita. Hello, boss. Ako po ito. Kulang na po yung supply natin. Pwede po ba tayo magkita mamaya? Alas 5 ng hapon sa may Bonifacio. Oh, sige, boss. Maraming salamat. Exacto. Sir, niluloko nyo lang pala ako, sir. Sir, parang awa nyo na. Salamat mo, ha. Sir, boss. Ito na, pare. Kapag nakuha na namin lahat ng impormasyon, madali na namin hanapin ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng droga. Hindi madali para sa amin ang pumatay ng taong walang kalaban-laban. Katulad namin, may pamilya din sila naghihintay at dapat uwian. Pero mas iniisip ko magiging kinabukasan ng pamilya ko. Tuwing nasa gitna ako ng inkwentro, maraming sumasagabal sa isip ko. Una, ang pamilya ko. Iniisip ko kung makakauwi pa ako ng buhay. Tagal man niya, Edo, pre. Sa panagpunta yun? Mas naalak natin, no? Tingnan mo ko sa labas. Yes, sir. Sir, may mga anak ako, sir. Madami, sir. Sir! Anan! Sir! Sir! Hindi ako patayin, sir! Sir! Ganang pumalag! Sir, huwag na! Please! Huwag, sir! Sir! Maho ka sa akin, sir! Sir! Patay mo na! Huwag, sir! Huwag! Huwag! Huwag, sir! Tayo mo! Tayo mo! Tayo mo! Sir! Huwag, sir! Huwag, sir! Huwag, sir! Huwag, sir! Bilang polis, madali para sa amin ang gumawa ng krimen. Pinag-aralan namin, kaya alam din namin kung paano takasan.
Sir. Sir. Nanina ka pa naman hinintay ah. Ang tagal mo. Alam kong darating yung araw na isa si Pernan sa magiging problema namin. Dahil halos lahat ng lakad namin, alam niya. Anong ginawa mo? Bakit wala pa kayo kunta? Marami nang alam yan eh. Makikanta pa tayo yan. Para ko hindi nag-aral ah. Tulungan nyo na lang ako. Labas ngayon. Pag nagsagawa ang crime lab ng parapin test at ballistic examin, tutugma ang baril at bala na ginamit ko nang hindi mabubulyaso. Tayo na lang natin dumating yung SOCO team. Saan ang bahala dito? Gabi-gabi akong hindi pinapatulog ng konsensya ko. Hanggang ngayon. Pa rin matanggap kung bakit ko ginagawa to. Sayang ang apat na taong ko pinag-aralan. Kung darating din ang araw, ako na ang laman ng dyara at balita. Hey, good afternoon! Good afternoon, sir! Naglabas na ang warrant operation branch 210 para uliin at arresto NC SPO2 Mahinay. So this is our area operation. Dito papasok ang Alpha team, dito papasok ang Bravo team. Yaraan natin siya sa tagkabilang side. Ayon sa intel, dito siya mananangalian. So alam naman natin, nakasama natin si SPO2 Mahinay. Kaya maging tagdala ng iba yung pag-iingat. Bring extra caution. Dahil meron siyang firearms. Naintindihan niyo ba? Yes, sir! Okay, alis tayo within 15 minutes. Move! Marami ako natutunan nung nasa academy pa lang ako. Isa na yung pagpapahalaga ng uniforme. Naalala ko pa nga kung paano ako para sa hampag na dumiyala ng konti. Paglabas ko ng training, napagtanto ko na karamihan pala ng marunong na nagsusot ng uniforme. Kaya kahit meron pa rin mga matitinong pulis, isa lang ang nagiging tingin ng mga tao. Nahatulan ng reclusion perpetua o habang buhay ng pagkakakulong si SPO2 Mahinay dahil sa mga patong-patong na kaso. Isa sa pinakamasarap sa pakiramdam ang makauwi ako ng bahay para makita ang pamilya ko. Swerte na yung dalawang araw sa isang linggo. Maglaro lang kayo dyan ha.
Kaya't gusto ko sulitin ang bawat oras na magkasama kami. Nab! 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 Diyan ka na pala. Bakit? Parang mukhang dismayado naman yung mukha mo. Napagod ako eh. Alas wala pa nga akong tulog hanggang ngayon eh. Gusto mo ba ng kape? Eh, pagtitimpla kita. Sabi lang. O, saglit lang. Kahit mismong asawa ko, hindi alam ang trabahong ginagawa ko para sa kanya. Dahil ayoko mag-isip at mag-alala pa siya, lalo na't makakasama to sa pagbubuntis niya. O ito, magkape ka muna. Love. Oh. May surprise ako sa'yo. Ano yun? Pick ka muna. Ako naman, pipikit pa. Pwede namang pakita. Ito. May baby boy na tayo. May magmamana na sa pagkapulis ko ah. Oh, kamusta trabaho mo? Sobrang dami ng ginagawa. Sunod-sunod yung mga operation namin eh. Love, mag-iingat ka sa mga operation niyo. Love, huwag mag-alala sa akin. Tanging iisipin mo lang ang anak natin. Ilang buwan na lang makanganak ka na. Pet-pet mo na, nakakakain ka ba dun? Isa no, pero madalas hindi. So, sino yan? Si Pael. Nagalang laba. Sige. Hello Pael, napatawag ka. Anong problema? Pwede ba na? Hindi pa tayo mag-usap. Sige, saan? Sa may tulay. Saan ka ba? Pag-tap din. Sige, hintayin mo ako dyan. Thanks. Hintayin mo ako dyan. Wala. Paalis lang ako saglit. Paalis ka na naman? Ikaw pa ka nagtatagal eh. Kailangan lang akong pagtahan. Babalik din ako mamayang gabi. Luto ka ng paborito kong ulam ha. Sige, mag-iingat ka. Pinangako ko sa sarili ko na magbabagong buhay na ako kasama ang asawa at magiging anak ko. Sa negosyo nyo. Lahat ng operation namin, titip ko sa'yo. Okay, salamat, boss. Pael. Mayaman na tayo. Balita mo yung nangyari kay Mahinay? Nakulong na. Dev, sana akong sabihin sa'yo. Ano yan? Diretsoy mo ako. Gusto ko na magbagong buhay. Pwede ka naman magbagong buhay pag mayaman na. Yung nanay mo, mapapagamot mo. Mga kapatid mo, mapapag-aral mo. Kaya na ako siya. Kaya ka pa eh. Wala tayong panahon. Hindi ko akalain na ang matali ko pang kaibigan ang kakalapit ng gatilyo para sa akin. Tangina mo, traitor ka! Pa-t-shirt ka lang dati, ngayon naka-jacket ka na! Sino ba nagpa-disente sa'yo, di ba ako? Kaya na!
Wala pala talagang permanente sa mundo. Lahat nagbabago. Kung sino pa yung tinulungan mo para makaahon sa buhay, yun pa ang tatraitor sa'yo. Sa uli, naisip ko, bakit pa nga ba ako nagpulis kung magpapasilaw lang rin ako sa pera? Kung mamamatay man ako ngayon, patawarin sana ako ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko. Sensya na, sir. Wala akong gawin to. Malipas ng ilang araw, namatayan din ako ng mahal sa buhay, ang nanay ko. Pagkatapos ng lahat, napunta lang sa wala ang mga nasimulan namin. Sa dami namin natapakan at nasirang buhay, marami akong natutunan sa mga pagkakamali ko. Hindi ko inaasahan, nahantong sa ganito ang buhay ko. Halos gabi-gabi akong hindi pinapatulog, konsensya ko. Siguro, dahil marami na rin akong naitumba. Ang dahil sa kagipitan, kapalit ng pera, halos sinugal ko na lahat pati kinabukasan ng pamilya ko. Hindi lang pala pera ang kasagutan sa lahat ng problema. Naisip ko, simula nun, pinangako ko sa sarili ko na magbabagong buhay na ako.